FM. Hello sa inyo mga idol. Isa ako sa mga silent listeners ng programa ninyo. Medyo naiinggit ako sa mga nagpapadala ng sulat dito. Kaya nang makita ko ang official Facebook page ng Dear IFM, hindi na ako nagdalawang isip na magpadala ng sulat sa inyo. At dahil sa silent listener nga ako, itatago ko rin ang pangalan ko. At pangalan ng lahat ng taong kasama sa kwento kong ito. Itago niyo ako sa pangalang Christina. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Kaya wala akong nagawa kundi ang humawak sa patalim para lang mabuhay. Kasama ako sa mundo ng mga babaeng mababa ang lipad o sa madaling salita, prostitute. Bayarang babae. Noong una, hindi ko nasisikmura ang trabahong yun. Ginagawang para-usan ng mga iba't ibang lalaki kapalit ng pera. Pero pinilit ko ang sarili kong tanggapin ang takbo ng buhay ko. Hanggang sa yun na nga, nakasanayan ko na ang lahat. Kaya isa ko sa mga malalakas kumita sa grupo namin. Ang bihira naman, oh! Wala man ang lumalapit sa atin. Ulas na itong make-up ko. Eh bakit ka ba sa todo make-up dyan? Mabubura din naman yan. Ano ka ba naman? Kailangan ko ng make-up para kumita, no? Para ma-attack yung mga customers sa atin. Palibhasa kasi sa'yo, maganda ka na. Kahit walang make-up, caring-caring mong rumampa tuwing gabi. Ay, syempre! Ganun talaga pag sexy, no? At syaka maganda. Mabenta. Uy, Roda. Nakikita mo ba yung nakikita ko? Ha? Saan? Wala naman akong nakikita eh. Alam mo, lumipat na lang tayo sa ibang lugar. Matumal dito eh. Eh dito nga kasi yung medyo safe. Yung hindi tayo mauhuli kaagad. Hindi mo ba talaga nakikita yung lalaking yun? You know, yung nakaputing t-shirt, yung gwapo. Mukhang tiba-tiba ka dyan kapag nakuha mo yan ha. Mukhang mayaman eh. Sige na, kering-kering mo na yan. Ay, syempre naman, ako pa. Oh, dyan ka muna ha. Magpapakit lang ako doon. Hi! Ang ganda naman ng t-shirt mo. Bagay sa'yo. Ah, salamat. Ikaw lang bang mag-isa? Hindi, may hinihintay ako. Ah, kanina pa kasi kita dyan napapansin eh. Akala ko kasi mag-isa ka lang. Oh, friend mo na yata yung tumatawag. Ah, sige. Hello, pre! Nasaan ka na ba? Kanina pa ako nandito. Ano? Anak na, ba't hindi mo lang ako sinabihan? Oo na, sige na. Uuwi na lang ako. Bukas na tayo magkita. Sige, bye. Ay. Oh, so, paano ba yan? Mag-isa ka na lang. Gusto mo bang samahan kita ngayong gabi? Promise, masaya ako kasama. Salamat na lang. Ano ka ba? Okay lang sa akin. Wala rin kasi akong kasama ngayon eh. Tsaka, mura lang ako, Pogi. Hindi ka magsisisi sa akin, promise. Prosti ka, no? Ang kailangan mo kasi ngayon ay makakasama. At ako lang naman yung nandito eh. Magaling na, mura pa, at higit sa lahat, maganda. Kaya, hindi ka magsisisi sa akin. Pasensya na, hindi ko kailangan ng babae ngayon. Ay naku, paling na ngayon lumalapit sa'yo, ayaw ka pa. Miss, alam kong ma-o-offend ka sa sasabihin ko pero pasensya na, hindi ako pumapatol sa kagaya mo. Malay ko ba kung may sakit kang dala? Baka mahawa pa ako sa'yo. Hoy! Siguro bakla ka, ano? Anong gusto mo, lalaki? Sa kung meron naman akong sakit, uso naman kasi yung gumamit ng protection, no? Ah,
So hindi ka kasi marunong gumamit nun, no? Ah, alam ko na, kasi nga bakla ka. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, pero ayoko pa rin. Maghanap ka ng iba dyan. Ayoko. Antipati ko? Ang yabang nito? Kala mo kung sino gwapo? Bakla naman. Palibhasa kasi, maliit ang tit mo! Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda ko. Malarosa na roses ang kaputian ko. At malamawi tailor naman ang itsura ko. Siyempre, sexy rin ako. Malaki ang dibdib. Maliit ang baywang. At maumbok ang... Well, alam niyo na yon. Katamtaman lang ang tangkad ko. Pero kung gugustuhin ko, pwede akong magtrabaho bilang model. Natural kasi ang ganda at kaseksihan ko. Kaya nga malakas akong kumita. Dahil isang kindat ko lang, nakukuha ko na agad ang lalaki. Maliban sa isa. Yon ang unang pagkakataon na may hindi na humaling sa ganda ko. At dahil sa hindi ako sanay, nagalit ako. Hindi na nga ako pinansin, medyo minalas pa ako ng gabing yun. Kapag gano'n ang nangyayari, bumabawi ako kinabukasan. Mas sineseksihan ko ang damit at pinapaganda ang makeup. Para isang titig ko lang sa isang lalaki, mabilis naglalabas ng pera sa wallet. Uy, Christina! Diba yan yung lalaki kagabi? Ah, oo nga no. Teka, ano ba ginagawa ng antipati kong lalaking yan dito? Alam mo, baka naghahanap din niya ng customer. Ang tanong, babae ba ang hanap niyan? O baka naman lalaki? Uy, grabe ka naman. Siyempre babae. Ang gwapo-gwapo kaya niya at mukhang mayaman. Maka naghihintay lang ng girlfriend niya. Baka boyfriend. Talagang affected ka pa rin sa sinabi niya sa'yo nung isang gabi. Aba, first time to ah. Ang alam ko naman eh, sanay na sanay ka na sa mga ganun. Pero ngayon ka lang naging affected. Type mo yan, no? Hoy, hindi, no. Excuse me, pwede magtanong? Hindi kami mapa. Sa iba ka magtanong. Teka, ikaw yung babae nung isang gabi, di ba? Ah, pasensya ka na nung isang gabi ah, sa mga nasabi ko. Mainit lang kasi talaga yung ulo ko at ayoko sa mga makulit. Sorry ah, pwede ba akong magtanong? Oh, sure, Mr. Pogi. Sa akin ka na lang magtanong. Free akong samahan ka kung saan man yun. Hoy, Roda, hayaan mo na nga siya dyan. Isang tabi mo na nga yung ugali mo dyan dahil kailangan mong kumita. Nandyan na nga sa harapan mo. Ulitin mo na lang ulit, baka makajackpot ka na. Sa'yo ko na yan ibibigay, ha? Ay, Pogi, sorry, hindi pala ako available. Ito na lang friend ko ang magtuturo sa'yo kung saan man yun, ha? Christina pala yung pangalan niya. Alis na ako, ha? Bye! Uy, kita mo talaga to. Iniwan na lang ako basta. O, bale, miss, saan ba dito yung may convenience store? Hindi mo alam kung saan? Hindi ba nagpunta ka na dito? Eh, sorry na. Hindi ko naman kasi alam yung pasikot-sikot dito. O siya, sige na. O paglabas mo, dyan sa kantong yan, kumaliwa ka. Tapos, diretso. O pagkarating mo sa pangalawang kanto, kumanan ka naman, at dun mo makikita yung hinahanap mo, okay? Teka, sigurado kang yun na yung pinakamalapit? Prosti lang ako, pero hindi ako sinungaling. Shucks, may pulis. Uy, set naman talaga. Oh, teka, ano naman ngayon kung may pulis? Hello, bulag ka ba? Nakikita mo naman sigurong prosti ako, diba? Ayokong makulong. Ano ba to? Nating saan ba ako magtatago? Halika na. Sakay. At naman ako sasakay? Baka kung saan mo pa ako dalhin, no? Dito o sa sasakyan ng pulis. Ano? Saka sasakay? Okay, sige na nga. Lumapos na ba? Oo. Wala na. Ay, Diyos. Thank you, Lord. Thank you sa tulong mo, ah. Okay na yun. Pambawi ko sa pambabastos ko sa'yo nung nakaraan. Umalis na tayo dito. At
Teka lang, saan mo ba ako dadalhin? Sa hotel ba? Sa motel? Dahil sasabihin ko naman sa'yo na bago mo ako makuha, aba down payment muna. Baka takasan mo pa ako pagkatapos eh. Hindi ka ba talaga naa-attract sa akin? Kahit konti lang. Kasi alam mo yun, panayimpakit ko sa'yo eh. Kaso lang wala talagang effect. Ba't pa ganun? Ikaw? Pwede ba? Matanong ko lang din ha. Bakit kaya hindi ka nalang maganap ng ibang trabaho? Eh kasi nga, kahit kailan, hindi nyo maiintindihang mga mayayaman. Lahat kasi ng gusto nyo, isang pitik lang ng daliri na kukuha nyo na eh. Eh kami, kailangan pa naming kumapit sa patalim para lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Unang-una, miss, hindi ako mayaman. Pangalawa, hindi ka ba natatakot? Delikado yung trabaho mo. O eh, kesa naman sa magnakaw ako, diba? Saka pwede ba? Walang pakialamanan ng trabaho. Saka dito nga ako kumikita ng pera eh. Kaya wala akong pake sasabihin ng iba, okay? Hindi naman sa wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Sadyang pinilit kong maging matigas. Pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Hanggang sa nakasanayan ko na lang. Kapag sinabihan ako ng masasakit na salita tulad ng malandi, laspag, pinagpapasapasahan na ng mga lalaki, hinahayaan ko na lang sila. Kasi ang nasa isip ko, at least ako, may pera. Hindi ako nagnanakaw, pero oo, sa maruming paraan ko nakukuha, pero pinaghirapan ko rin naman yun. Buong buhay ko, hindi pa ako nai-in love. Pinipigilan ko kasi ang sarili ko na maramdaman yon. Dahil sino ba naman na magsaseryoso sa isang tulad ko, di ba? Kaya imbis na aksayahin ko ang oras ko sa pag-ibig na yan, mag-iipon na lang ako ng mag-iipon hanggang sa yumaman ako. Girl, ano? Okay na ba pakiramdam mo? Okay na, kahit papano. Pwede na akong bumalik sa trabaho. Sayang kaya ang kita kagabi. Kung bakit ba naman kasi ako lang yung tinamaan ng sakit eh. Alam mo, magpahinga ka muna ng maigi. Hindi pwede. Magabayad pa ako ng renta, be. May utang pa ako kay Kuya Lando na kailangan bayaran. Ay nako. Ang hirap talaga ng buhay, no? Pagod na ako sa ginagawa ko, pero parang wala pa rin nangyayari. Di pa rin ako yumayaman. Eh, ganun talaga. Habang buhay ka magtatrabaho para mabuhay. Eh, kung mag-asawa na lang kaya ako ng mayaman. At feeling mo naman may papatol sa ating matino. Aba, habang may buhay, may pag-asa. Malay mo, may mapulo tayo dyan na MMMM. Matandang mayaman, madaling mamatay. Alam mo, mga kalokohan mo talaga yun, no? Kung meron man, panigurado ako may asawa na yan. Magiging kabit ka lang nun. Okay lang yun, no? Kung ikayayaman ko naman ang pagiging kabit eh. Sus talaga naman to. Masalanan na nga tong trabaho natin, dadagdagan mo pa. Ay nako. O siya, tulog muna ako. Kanina pa ako, antok na antok eh. Sino naman to? Hello? Hi Christina, it's me, Jello. Jello? Paano mo nalaman yung number ko? Doon sa kaibigan mo. Nahanap kasi kita palagi sa dati mong pwesto. Kaso, siya lang yung lagi ko nakikita doon, kaya hiningi ko na lang yung number mo. At bakit mo naman kinuha yung number ko? Kasi, nahiwan mo dito sa sasakyan ko yung damit mo. Kaya ito, babalik ko sana. O bakit hindi mo na lang pinabalik kay Roda? Eh, ayaw niya eh. Sabi niya, ako na lang daw ang magbalik sa'yo. So, baka pwedeng makipagkita ka naman sa akin. Ayun ako. O sige, saan tayo magkikita? Eh, binigay rin naman sa akin ni Roda yung address ng apartment niyo. Okay, sige. Hintayin na lang kita dito. Okay. Bye. See you. Hoy! Babaita ka? Bakit mo binigay yung number ko kay Jello? Para magkita kayong dalawa ulit. Ano ka ba naman? Bagay kaya kayong dalawa? Ano bagay? Hindi kaya. Langit kaya siya tapos lupa lang ako. At hindi pwedeng maging lupa ang langit. Sus! Sa teleserye lang pwede yung linya na yan, ha? Hay nako! Matutulog na talaga ako at ikaw, maghanda ka na kasi may date ka. Ay, good luck, girl. Oh, ako nga sa'yo, parang ibabalik lang yung damit ko eh.
Jello, salamat sa pera. Huwag ka mag-alala, babayaran din naman kita eh. Nakakaya sa'yo. Ibabalik mo lang sana yung damit ko kaso nahututan ka pa ng landlord ko kanina. Ano ka ba? Hindi na kailangan yun. Pera lang yun. Papapalitan naman yun eh. Pero yung mga sinabi niya sa'yo, habang buhay na yung tatatak sa isip ng mga tao na karinig. Sanay naman ako sa mga sinasabi ng ibang tao sa akin. Tama naman kasi yung sinabi niya eh. Kalid ka rin akong babae. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung bakit panay pa rin ang pakikipag-usap mo sa akin. Alam mo, mas gusto ko yung mga kagaya mong tao. Yung nagpapakatotoo. Saka, hindi naman porket ganyan yung trabaho mo, hindi na kita pwedeng kaibiganin. Gusto mo ako na maging kaibigan? Oo. Kasi, gusto kita. Alam mo, Jello, sabihin mo na lang kasi sa akin kung anong gusto mong mangyari sa ating dalawa. Basta ba, papayaran mo ako eh, walang problema. Pwede ba? Bakit ba lagi mo na lang iniisip yung mga ganyang bagay? Hindi ba pwedeng gusto lang kita dahil komportable akong kausap ka? Paano naman ako maniniwala sa'yo kung ganyan yung mga linya ng mga lalaking dumaan sa buhay ko, no? Magpapakita ko sa kanila, magpapakita sila sa akin. Tapos ayun, may mangyayari na sa amin. Tapos, babayaran niya ako at babalik kami sa kanya-kanyang buhay. O pwes, papatunayan ko sa'yo na iba ako sa kanila. At malalaman mo ring mali ka sa akala mong gusto mo ako. Magigising ka rin sa katotohanan na wala kang mapapala sa mga babaeng katulad ko. Nakakatawa, no? Gusto raw ako ni Jello. Eh, Diyos ko naman. Dalawang beses pa lang kami nakikita. Hindi pa niya ako sobrang kilala. Kaya paano mangyayari yun, di ba? Pero hindi ko rin naman maiwasan ang hindi kiligin. Imagine, meron isang lalaki na gusto akong makasama sa kwentuhan at mamasyal. Sa unang pagkakataon ng buhay ko, merong rumespeto sa akin. Yung hindi ako gustong dalhin sa kama para hindi gawing parausan. Masarap din pala sa pakiramdam ng ganon. Pero, nakakatakot. Dahil alam naman nating lahat na kapag puso ang nakaramdam, sobrang marupok. Ayoko ma-inlove sa maling tao. Ayoko masira ang lahat ng plano ko nang dahil lang sa pag-ibig na yan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging malapit kami ni Jello sa isa't isa. Kapag may oras kami, nagkikita kaming dalawa at pumupunta kung saan-saan. Aaminin ko na noong una hinihintay ko lang na gumawa siya ng moves. Mga moves na magpapatunay sa akin na pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Sex lang ang habol. Lumipas pa ang ilang buwan, pinatunayan sa akin ni Jello na malinis ang intensyon niya sa akin. Niminsan nga, hindi niya ako hinipuan. Hindi sinubukang halikan. At nang dahil sa kanya, naramdaman kong safe ako. Bakit mo ako palaging dinadala sa park na to? Maganda kasi, saka tahimik. Dito ako nagpupunta lagi kapag gusto kong mapag-isa. Oo, gusto mo naman palang mapag-isa. Bakit mo pa ako sinama? Ay, nacharat lang. Christina, may tanong lang ako. Gusto mo pa rin ba yung trabaho mo? Oo, bakit? Ayaw mo na siguro sa akin, no? Eh, hindi naman sa ganun. Pero ayaw mo bang maghanap ng ibang trabaho? Siguro naman may mahanap ka pang iba. Mas mabilis kasi yung kita ng pera kapag ganun yung trabaho. Saka hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral eh. Maski nga janitor ngayon may diploma pang ipapakita. O sa paano naman ako? Wala ka bang ibang pangarap sa buhay? O kaya yung gusto man lang na gawin? Siyempre, meron. Gusto ko namang makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng matinong trabaho, makahanap ng mapagmahal na asawa, tapos magkakaroon kami ng masayang pamilya. Pero sa buhay kong to,
Wala, imposibleng mangyari yun. Uy, ano ka ba? Pwede pa naman ah. Bata ka pa. Hindi pa huli ang lahat. Sa mga katulad ko, wala nang magseseryoso sa akin. Sino ba naman ang matinong lalaki na papatol sa isang babae na nagamit na ng kung sino-sino? Na ginagamit ang katawan para magkapera. Ako. Marunong ka ng mga charot ha. Hoy, alam mo, ang dami na ng lalaking nakilala ko at iisa lang ang gusto nila. Hindi pa ba sapat sa'yo yung mga pinapakita ko? Na seryoso ako. Zelo, hindi mo ba nagigets? Hindi nga tayo bagay sa isa't isa. Kita mo yan, edukado kang tao, may magandang buhay. Eh ako, isang hamak na prosti lang. Nagabi-gabi, nasa kalye, naghahanap ng pera sa pamamagitan ng mga lalaki. Wala akong pakialam. Kung anong iisipin ng iba, kung anong sasabihin ng iba, wala akong pakialam. Huwag mo silang intindihin. Ako tong nasasabi... Ayokong madamay ka pa sa sinasabi nila tungkol sa akin, okay? Ayokong masira yung reputasyon mo nang dahil lang sa akin. Maraming pagkakataon na darating na sabay tayong susuko at pagsisisihan kung bakit pa natin pinaglaban to. Kaya pwede ba? Tigilan mo na lang ako. Dahil kahit anong gawin nating dalawa, hindi ako babagay dyan sa mundong. Pero... Ayokong umasa. Ayokong masaktan, Jello. Layuan mo na lang ako, please. Mare, ba't hindi ka pa bihis? Hindi ka pa ba okay? Oo, ito na. Mag-ibihis na ako. Sige, hintayin mo ako, ha? Teka lang. Okay ka lang ba? Oo naman. Bakit? Parang hindi naman, eh. Ano man kasing okay na parang pinagbagsakan ng langit at lupa? Okay lang talaga ako, promise. Tungkol kay Jello yan, no? Bakit pa kasi hindi mo na lang pagbigyan yung tao? Mukha namang seryoso sa'yo, eh. Hindi nga kasi kami bagay. Ay nako, Christina. Tigilan mo ko sa bagay-bagay na yan, ha? Ilusyon lang yan, eh. Kapag ang tao parehas ng nararamdaman, yun na yun! Nasa katayuan ng buhay yan. Kaya kung ako sa'yo, abay, papatulan ko na yan si Jello. Baka mahirapan at masaktan lang kaming dalawa, wag na. Okay, tamo yan. Eh di mahal mo na nga siya. Umamin ka na. Natatakot ka lang na baka iwan ka rin niya sa bandang huli, eh. Pero... wala nang masasakit pa sa isang magandang pagkakataon na pinalampas mo dahil andyan sa takot mo. Ay naku, magbihis ka na nga. Uulitin ko, ayokong ma-in love. Pero loko-loko talaga tong si Cupido. Pinana pa rin niya ang puso ko. At ayun, nakita ko na lang ang sarili kong in love na kay Jello. Pero huwag kayong mag-alala, hindi rin naman ako naging sawi. Dahil tulad ko, na in love na rin sa akin si Jello. At doon na nag-umpisa ang lahat. Nang dahil sa pagmamahal, binago ko ang sarili ko. Hininto ko ang trabaho ko. Hindi ko nga alam kung ano yung susunod kong gagawin. Dahil ang tanging nasa isip ko lang noon, huwag mawala sa buhay ko, si Jello. Pa, nandito na po kami. Oh, anak, ang aga mo naman. Sabi mo mamaya ka pa. Para po, mas mahaba-haba pa yung kwentuhan natin. Ah, nga pala, pa. Si Christina po pala, girlfriend ko. Christina, si Papa. Good morning po. Ikaw pala. Ikaw pala yung kinalolokohan ng anak ko. Jello, bakit mo dinala yan dito sa bahay? Ah, kasi po pa, gusto ko pong makilala niyo siya. At bakit ko naman siya dapat makilala? Alam mo, Jello, hindi din naman magtatagal eh. Maghihiwalay din naman kayo. Pa! Bago mo pa siya sa akin ipakilala, marami na akong naririnig tungkol sa kanya. Nagtanong-tanong na ako sa mga kaibigan mo na kilala yan.
Pinag-aral naman kita. Pinag-aral kita ng mabuti, di ba? Hindi ka ba nag-iisip? Talagang naglakas loob ka pang ipakilala mo sa akin yung babae niya. Pa, matagal na yon. Iba na yung trabaho niya ngayon. Wala akong pakialam. Kahit anong gawin niya, iyon at iyon pa rin ang magiging tingin ko sa kanya. Ikaw babae ka, ha? Sa tingin mo ba hahayaan kong perahan mo lang ang anak ko? Kahit anong gawin mo, kahit anong damit o trabaho, kahit kailan, makikita ka pa rin bilang isang mababang klase ng babae. Pa! Mauna na po ako. Christina! Christina, sandali! Ang una kang magpaliwanag sa'yo. Pasensya ka na sa papa ko. Ganun lang talaga yon, pero huwag kang mag-alala. Matatanggap ka rin niya. Matatanggap? Sa tingin mo matatanggap niya ako? Ay kung paano nga niya ako laitit kanina, sabihin mo pang matatanggap niya rin ako? Pwede ba? Huminahong ka muna. Huwag kang maniwala sa kanya. Okay? Christina, ikaw ang mahal ko. At kapag nakita niya yon, maligurado, magbabago yung isip niya. Gumising ka nga! Kahit kailan hindi maaalis sa akin ang pagiging isang mababang babae. Huwag kang tanga at partir, Jello. Masasaktan lang tayong dalawa kapag pinagpatuloy natin to. Talaga? Dahil lang sa sinabi ng papa ko, iiwan mo na ako? Bakit? Para saan pa? Alam mo sa sarili mo na hindi tayo para sa isa't isa, di ba? Na darating ang panahon na may makikita ka pang mas higit sa akin. Alam mo, bakit ba ang baba ng tingin mo sa sarili mo, Christina? Ano, dahil ganyan yung trabaho mo? Ha? Dahil yun lang? Christina, mahal kita. Hindi pa ba sapat yun? Gagawin ko yung lahat para sa'yo, ipaglalaban kita. Pero paano ko gagawin yun, ha? Kung hindi mo kayang gawin yun sa sarili mo mismo. Jello, pag-isip ka na sa katotohanan. Hindi ako karapat-dapat na mahalin mo. Habang kaya pa natin ang sakit, tapusin na natin to. Christina, bago ko tanggapin ang lahat ng sinabi mo, tanggapin mo muna na kahit ganyan ka, karapat-dapat ka pa rin mahalin. Matuto ka namang mahalin yung sarili mo bago ka magmahal ng iba. Paano nga bang mahalin ang sarili? Dahil hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Hindi ko alam kung saan at paano mag-uumpisa. Pero dahil sa mahal ko si Jello, ginawa ko pa rin kung ano ang alam ko. Mas inayos ko ang sarili ko. Binago ko ang pananamit ko. Hindi na talaga ako bumalik sa dati kong buhay. Pinasok ko ang mundo ng online selling. Kung ano-ano yung pinagbebenta ko. Mga pampaganda, damit, bag, sapatos, at kung ano-ano pa. Medyo mahirap pero kinailangan kong magsimula sa pinakauna. Dahil hindi naman pwedeng si Jello na lang ang parating mag-a-adjust. Dapat matuto rin akong gawin yun. Christina? Jello. Hi. Anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap. Ay, hindi, mali pala. Mag-hi lang sana ako. Napadaan na rin naman ako dito sa building nyo, kaya yan, naisip kong makipagkita sana sa'yo. Pero dahil, ayan, nandito ka na. Hi. Sige, una na ako ha. Bye. Ingat. Christina. Bakit? Kumain ka na ba? Hindi pa. Sakto, tara. Kain muna tayo. Sige. So, kumusta ka naman?
Okay lang. Medyo pagod kasi may bago kaming project na gagawin. Ikaw? Mm. Okay lang. Working student. Working student? So, nag-aaral ka? Oo, sa isang alternative learning nga lang. Tapos, nandun pa rin ako sa restaurant nagtatrabaho. Ayos yan, ha? Good for you. Thank you. Actually, makakapasa ako sa exam sa susunod na buwan. Makakapagtapos na ako ng high school. Tapos nun, trabaho muna ulit para makapag-ipon para sa college naman. Anong course kukunin mo? Hindi ko pa nga alam eh. Bala na. Baka business course, ganun. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Alam mo, ikaw talaga ang unang naging dahilan kung bakit tinuwid ko ang buhay ko eh. Gusto ko kasi na bumagay ako sa mundo mo. Baka matanggap na ako ng ibang tao. Kaya lang, narealize ko na bago ko gusto yung matanggap ng ibang tao, kailangan ko munang tanggapin ang sarili ko. Salamat sa'yo ha. Saka, sorry nga pala sa naging huling pagkikita natin. Uy, ano ka ba? Okay lang. May kasalanan din naman kasi ako nun sa'yo. Hindi ko man lang iniisip yung mga pwede mong maramdaman. Naging selfish, saka unfair ako sa'yo. Hindi, wala yun. O sa kumusta nga pala yung love life mo? May girlfriend ka na ba? Wala. Alat eh. Ikaw? Wala rin. Okay. Hindi ko na kayang hindi magsabi sa'yo ng totoo. Kaya ko nga pala gusto makipagkita sa'yo kasi gusto talaga kitang makausap eh. Gusto ko kasing makipagbalikan sa'yo. Alam ko. Ganun? Nakakaya naman. Bawal lang nakakaya doon. Naunahan mo lang ako. Gagawin ko na dapat bukas yan. Kaso, eto. Nakita kita. Gusto mo pa rin bang makipagbalikan sa akin? Siyempre. Mahal na mahal pa rin kita. Oo, nasaktan ako noon pero naiintindihan ko naman eh. Kailangan natin yun para bigyan natin ng oras yung isa't isa para makapagbago. Ngayon kasing natutunan ko ng mahalin ang sarili ko. Tingin ko kaya nakitang mahalin ng walang takot. Salamat dahil kung hindi sa'yo, hindi ko magagawa lahat to eh. Salamat kasi binago mo ang buhay ko. Kung alam mo lang, mas marami kang nabago sa akin. Tinuruan mo akong maghintay sa tamang panahon. At ngayong nandito ka na, mag-ready ka dahil hindi na kita papakawalan. Baka nga ipag-apos ko pa yung sarili ko sa'yo eh. At nanalo tayo pagdating sa pag-ibig. Sa tanan ng buhay ko, hindi ko inakala na may magmamahal sa akin ng totoo. Na magbabago ang buhay ko. Na magkakaroon ako ng dahilan para makaalis sa madilim na mundo na yon. At ngayon, masayang-masaya ang puso ko. Kahit ayaw sa akin ang pamilya ni Jello, nagawa pa rin namin magpakasal sa bandang huli. At sa ngayon, 5 taon na kaming kasal. May 2 anak at maganda ang buhay. Maraming salamat mga idol sa pagbabasa ng sulat ko. Salamat din sa mga listeners na hindi bumitaw sa kwento ko hanggang sa huli. Hanggang dito na lang, Christina. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Epam pa good vibes! O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin! Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com O di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan.
Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM. Kung saan una ang kwento mo!